Kamusta mga friends? Pag-usapan po natin ang mga latest trade rumors sa ating pambansang liga, ang PBA. Tara at samahan niyo po ako! May magaganap na naman mga friends na big trade sa PBA at involved na naman dito ang Blackwater. Kamakailan nga ay pinamigay na nila ang mga players nilang sina Alain Maliksi, Ray Marce, at Mikey Di Gregorio. At ngayon nga ay mamimigay na naman sila ng isang player. Hindi lang po ito ordinaryng player, pero isang top caliber player in the presence of Bobby Ray Parks Jr. Ngayong linggo nga ay todo ang usapan ng Blackwater at Token Text sa paglipat ni Ray Ray Parks sa TNT kapalit ang 2019 at 2021 first round pick ng Token Text at si Don Trelliano at posibleng makasama pa ang isa sa mga Semerad Twins. Ito nga ay nag-aantay na lang ng approval ng Commissioner's Office na inaasahang aaksyonan sa Lunes. Sa isa pang developing trade ay inaalok nga ng Alaska Aces sina Vic Manuel at Chris Banchero sa Phoenix Fuel Masters. Ang kanilang pinupuntirya ay sina Matthew Wright, Jason Perkins, at Jorey Napoles. Ayon sa mga reliable sources ay nasa Commissioner's Office na rin ang trade proposal na ito ng Alaska at Phoenix. At ito nga ay nag-aantay na lang ng approval ng Commissioner's Office. Lastly, ay may balibalita ayon sa isang reliable source na isang team daw sa PBA ang pinagsabihan ng top management nila na ipatalo na ang lahat ng natitira nilang mga laro ngayong Governor's Cup. Ito ay para magbigay daan sa pag-secure nila ng top overall pick sa rookie draft sa December. Sa team na ito mga friends, your guess is as good as mine. Mukhang magiging busy si Commissioner Willie Marcial at ang kanyang team sa pag-scrutinize ng mga trade proposals na nakahain sa kanyang office. Sa trade nga involving Ray Ray Parks ay mukhang nag-go-overhaul ng matindi ang Blackwater. At sobrang busy nila sa pamimigay ng kanilang mga players sa MVP team sa PBA. Mukhang ang may magandang ugnayan ang Blackwater at MVP team sa PBA. Kahit sa ang angulo ko tignan ay parang lugi naman ata ang Blackwater sa trade na ito at kailangan pag-aralang mabuti ni Commissioner ang trade proposal na ito. Sa trade naman involving Alaska at Phoenix, ay sa tingin ko naman ay fair trade ito at maaaring maipasa ng Commissioner's Office. Wala naman pong masama na makipagpalit ng players ang mga PBA teams sa isa't isa. Basta lamang fair ang palitan na magaganap para naman di madagdagan ang lumalayong agwat ng talents ng mga big teams at small teams. Sana po ay maging fair ang Commissioner's Office sa mga trade proposals na dadaan sa kanya. Antayin na lang po natin ang mga mangyayari sa trade na ito. Ano pong masasabi nyo sa mga trade talks na nabanggit ko? Let me know what you think. So hanggang dito na lang po muna tayo. Friends, this has been FD368. Be good and God bless. At bago po natin tuluyang tapusin ang ating video, ay happy viewing po kina Melvison John Evangelista at Chase Sports Plus. Maraming salamat po sa suporta at mabuhay po ang lahat ng nanonood ng ating channel. Man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man.